Chris, may timbangan ka ba dyan? Bakit? Kailangan kasi malaman kung gaano kabigat ang bigas na to eh. Bumili ka ako ng weigh scale. Ako, magastos pa yun. Mabuti pa, gumawa ka na lang ng sarili mong timbangan. Ha? Paano? Yan ang ituturo ni Ate Shaira sa atin. Ang mga kailangan natin? Kahoy, cutter o ice pick, nuts and bolts, wood glue, pako, rice, and water. Una, putulin ang mga pirasong kahoy na kailangan. Isang base na 12 by 6 inches, two sticks na 15 inches by 1 inch, four sticks na 11 inches by 1 inch, two sticks na 6 inches by 1 inch, and two sticks na 3.5 inches by 1 inch. Butasan sa gitna at sa gilid ang mga kahoy na 11 by 1 inch. Butasan din sa gilid ang mga kahoy na 6 by 1 inch. Pagdikitin ang mga ito gamit ang nuts and bolts at makakabuo ka ng rectangle. Ikabit sa rectangle ang pinaka-stand ng timbangan at ito yung kahoy na pinaka-mahaba. Ikabit ang mga magkakadugtong na kahoy sa base at ikabit ang mga patungan ng baso. Ito na ating DIY timbangan. Kaya naman, tara na, subukan na natin. Ilalagay ang baso ng bigas sa isang patungan. Sukatin mo kung ilan ang tubig sa measuring cup mo. At ilagay mo ang isa pang baso sa kabilang patungan, tapos dahan-dahan mong lagyan ng tubig hanggang sa maging pantay na ang timbang. Ayun na! Yes! So, 125 milliliters ng tubig ang nabawas sa ating measuring cup. So, ibig sabihin lang yan ay yan din ang weight ng iyong bigas in grams. Pero, bakit kaya? Siyempre, si Kuya Chris na ang makakasagot yan, di ba? Kuya Chris! Ang tawag sa timbangan na ginawa natin ay Roberval Balance. Ito ay naimbento ng French mathematician na si Gilles Person de Roberval noong 1669. Ito ang timbangang nauso noong 17th to 19th century. May mga nakaset na weight sa isang side, habang ang bagay na tinitimbang ay nilalagay naman sa isang side. Sa ganitong timbangan, may anim na pivots o yung point kung saan may dugtong. Fixed o hindi gumagalaw ang mga patungan ng baso. At dahil dito, ang pwesto ng baso sa patungan ay walang epekto sa pagbabalanse ng bigat ng dalawang basong nakapatong dito. Nang malaman ni Shaira kung ilang milliliters o ml ang nabawas sa measuring cup niya, yun din ang corresponding na bigat in grams ng bigas dahil ang isang ml ng pure water ay equivalent ng isang gram.